Hi guys, nandito kami ngayon sa Mater D. Ayan, nasa Mater D. Katatapos lang guys ng ano ko, vaccine ko. Pangalawa na. Second dose, oh my God. Buhay pa naman ako. Kaya yung mga natatakot dyan, huwag kayong matakot. Kasi hindi naman nakakatakot magpa-vaccine eh. Oh, tingnan mo ako, buhay pa din. Kaya, sige, mapa-vaccine kayo. Ito kasama ko. Oh, ano nga name mo, be? Bing. Hello, Bing. May ano, viewers na sana dumami na kayo. Maawa na kayo. Subscribe na kayo sa kanya. Oo. Oh, kaya, ayun guys. Ayun, kaya nag-video po ako ngayon. Kasi gusto ko lang po encourage yung mga ayaw magpa-vaccine kasi natatakot sila. Hindi po talaga nakakatakot. Parang kagat lang talaga ng langgam. No? Hindi nakakatakot magpa-vaccine. Para ano, safe na tayong lahat. Kasi kung may vaccine na tayong lahat, wala nang tayo neto, yung mask na to, tapon na natin to. Kaya dapat pa-vaccine tayong lahat, ha? Go! Vaccine na. Mamaya uli, mag-vlog uli ako mamaya, alright? See you guys! Hello guys! Ito, nakarating na po ako dito sa bahay. Yan, kagagaling ko lang po nagpa-vaccine. Ayan, ang ebidensya, oh. Pag nang titignan yung malaking braso, ito, yung vaccine. So, pang second dose ko na. Yan, guys. Wala naman, wala akong nararamdaman. Sabi nila yung iba nagkakasakit daw pagkatapos ng vaccine, nahihilo, o kaya nilalagnat, o kaya inuubo, o kaya, I don't know. Basta may mga sakit-sakit, pain sa katawan. Pero awa ng Diyos, thank God, wala akong nararamdaman. Kaya guys, yung mga natatakot dyan magpa-vaccine, kayo matakot. Isip nyo lang yan. Yung takot na sa isip lang yan. Magpa-vaccine na po kayo kasi po. Para lahat na po tayo, hindi na kailangan mag-mask sa public. No? Kapag may vaccine na lahat. So, ayun. Tapos, thank God, tapos na rin yung, ano, yung paghihirap ko sa swab. Kasi every time na sa swab, yung ilong ko, kawawa naman. Yung very annoying talaga yung swab, no? Sometimes okay lang, pero sometimes annoying talaga. Ito nga pala, bumili ako ng pastiche. Ang tawag nito ay cheesecake dito sa Malta. Crunchy siya. At super, super duper fatty. Kasi puro cheese ito. So guys, nagbili lang ako kasi nagutom na ako eh. Wala pang lunch. Walang tulog, walang lunch. Kagagaling ko lang po kasi ng duty ko kagabi. Tapos, umuwi ako dito sa bahay, naligo lang, nagpahinga konti. Tapos, umalis naman ako papunta Mater D, gawa ng, ano nga po, vaccine. Tapos, mamaya, may duty na naman po ulit ako, mamayang 9 to 7 po. Kaya, ayan guys, wala nang tayo magluto. Kaya, ito na lang muna, lunch. Oh my God, survivor. Ang sarap din naman. Ako nasanay na lang din ako eh. Pero kung hindi kasanay, baka hindi mo magustuhan yung lasa. Kasi tayong mga Pinoy, iba yung lasa natin, ino. Tsaka, mahilig tayo sa kanin. Okay lang naman siya. Ayan guys. So, huwag kayo matatakot talaga magpa-vaccine ha. Encourage nyo po yung mga ibang kasambahay nyo, yung ibang kamag-anak nyo. Iba mga kaibigan nyo na magpa-vaccine na sila. Dati tulad mo rin ako, takot ako magpa-vaccine. Pero nung na-required talaga sa work ko, inalis ko na yung takot. Sabi ko mas okay pa yun kaysa naman sa palagi akong sa swab. Kasi masyadong ano yung sa ilong yung swab, no? So mas okay pa yung vaccine na lang. No hassle. Tsaka kung lahat na tayo may vaccine, wala na, hindi na tayo magmamask. Sabi nga ni ano, Father Filoni. Pagtapos ng COVID, gagawin nating banderitas yung mga mask natin. Isasabit natin sa street. Kaya yung banderitas ng iwawagayway natin sa pagpapasalamat kay God na tapos na yung pandemic. Ganun. Masarap siya guys. Kailangan ingat lang tayo kasi very fatty talaga to.
sobrang cheesy talaga. Ang daming cholesterol. Ayan. So, after nito, tutulog ako, guys. Sana makatulog ako. Kasi, mamaya puyat na naman ako mamaya. Kaya naman tulogan dun sa work ko. Kain-kain pag may time. Wala nang time magluto, kaya ito na lang. Pfizer yung tinurok sa akin. Pero ko lang sabi niya kasi maganda yung Pfizer kaya siguro wala akong naramdamang pain. Pero pakiramdam ko sa depende rin yun kapag mahinang katawan mo eh. Kasi ako na sa tabako ba naman to eh. Pag nakaramdam ba ako ng pain, iwan ko lang. Dinaan sa tabay, no? Pastiche. Dito sa Malta, kahit di ka mag-aral ng Maltese, matututo ka. Lalo kung kausap mo palagi matatanda. Kasi, no-choice ka eh. Dahil ayaw nila mag-English. Kaya, no-choice ka kundi intindihin ang lingwahe nila. Ganun yun. Ito ang inumin ko, guys. Kenny. Ito ang inumin dito sa Malta na sabi nila. Very nutritious. Sabi nila. Kaysa doon sa Coke. Ewan ko paano naging nutritious yun. Kasi kung galing yun sa fruit. Diba? Kung galing sa fruit, means fructose din yun. So, paano maging nutritious kung fructose eh, asukal pa rin yun. May iba lang yung tawag. No? Yan. Ang sabi dito, orange flavor and aromatic herbs. Kaya siguro, kaya, ano siya. Medyo okay. Ang lasa niya bittersweet. Bittersweet siya. Pero masarap siya pag malamig, guys. Huwag mo lang inumin to pag hindi malamig, ha. Hindi siya masarap pag hindi malamig. Malamig to. Parang umusok ng ilong ko. Okay na naman. Alright guys, pahinga po muna ako saglit. At maya-maya mag-vlog po ulit ako bago ako umalis. At update ko kayo kung kailan tayo gagala ulit. Para makita niyo mga pupuntahan pa natin. No? Balak ko rin pong mag-cooking session pero saka na pag makalipat ako. Kasi pag may sarili akong kitchen, yun, gagawa tayo ng cooking sessions. Mag-ano tayo, turo ko sa inyo mga iba-ibang tricks. Paano magluto ng mabilisan. I mean, madalian. Yung bang guys na ano, nagmamadali ka, na kailangan mo ng mga immediate cooking, na hindi mo kailangan ng maraming mga anik-anik sa mga luto, yung maraming ingredients na ilalagay. Kasi, sa totoo lang, ang pagluluto, based on my experience na rin. Ano lang guys, yung basta lang magkaroon ng lasa at lumabas yung lasa ng niluluto mo. Halimbawa kung karni yan, yung lasa ng karni, talagang lalabas siya. Hindi mag-iiba. So, lagyan mo lang siya ng kunting pampalasa, salt, pepper, and herbs, something like that. Swak na yun eh. Hindi na kailangan maglagay ng kung ano nung mga anik-anik lalo na kung hindi natin kabisado yung
lalagay natin, no? Sorry. Alright, guys. Ano, pahinga pa muna ako. Sana makaidlip ako, no? Tapos, mamaya pa ulit. See you ulit mamaya. Don't go away. Thanks for watching, guys. Bye! Hi, hi. Good morning po. Good morning, Malta. Morning po dito. Katatapos lang po ng duty ko at pauwi na po ako ngayon. Ayan, guys. Kagabi, update ko lang kayo sa nangyari sa akin kagabi. Kasi, di ba, second dose ko na sa vaccine. Alam mo, nakaramdam po ako ng ginaw. Sobrang ginaw. Tapos, sumakit yung tinurukan ng karayom. Yung left arm ko. Kasi dito niturok yung vaccine. Sumakit siya na hindi ko siya maiangat. Grabe, hindi ko siya maiangat. Tapos, alam nyo guys, ang ginawa ko lang, uminom lang ako ng Panadol. Uminom ako ng Panadol ng 11 o'clock. Tapos, sinundan ko siya after 6 hours. Inom uli ako ng 5 o'clock in the morning. Ayun, awan ng Diyos ngayon. Hindi na masyadong masakit. May kunting sakit na lang. Kaya, totoo pala yun, guys. Kapag may naramdaman kayo, inuman nyo lang ng Panadol. O kaya, paracetamol, no? Diyan sa Pinas kasi paracetamol. Dito sa Malta, Panadol. So, ayan, guys. Malaking tulong siya. No? Tapos ngayon, kasi rest day ko ngayon, talagang balak ko talagang magpahinga, guys. Kasi, nag-worry ako baka humina yung resistensya ko. Kasi 2 nights akong puyat. Walang tulog. Tapos na-vaccine pa ako, wala akong tulog. Kaya baka humina yung resistensya ko. Kaya today, babawi ako. Yun. So, pag-uwi ko, magluluto ako. Kakain. Katapos kumain. Pahinga. Tapos, tingnan lang natin mamaya kung pagkatapos, pag nakapagpahinga ako, kung makagala tayo. No? Para may pasyal ko na naman kayo. Matagal-tagal na tayong hindi gumagala kasi, diba? Pasensya na maano yung camera kong yung magalaw. Naglalakad kasi ako eh. Hawak-hawak ko lang yung camera ko. As in, ganun lang. Ayan. Lalakad ako pa uwi, guys. Hindi naman hanggang flat, my God. Hindi ko kayang lakarin hanggang flat. Kasi very kay Kara pa ako eh. Nandito ako ngayon sa yung ingay, no? Dito ako ngayon sa Mosta. Yan, binabay-bay ko itong street na to dito sa Mosta. Tapos, sasakay ako ng bus. Yun, yung bus na yun. Sasakyan ko. Papuntang Berker Cara. Kasi doon ako nakatira sa Berker Cara, guys. Yan, oh. Kita niyo yung mga buses. 31 yun. Nung 31 na yun, papuntang Mater D. Yun. Sinakin ko yung kahapon pabalik. Diyos ko, naligaw ako. Kasi, iba palang daan niya. Kaya, ayun. Hindi ko kabisadong mga dinaanan niya. Kaya, pinantay ko na lang makarating ng Valeta. Doon ako bumaba. Okay, guys. So, mamaya update ko ulit kayo kung anong magiging pakiramdam ko para maging aware kayo kapag na-vaccinean kayo. Kasi, iba-iba daw kasi ang ano. Ay. Tawid muna tayo. Iba-iba daw kasi yung reaction sa vaccine. Kasi, syempre, iba-ibang ano ng tao, iba-ibang health condition natin, iba-iba yung ano natin, yung pakiramdam natin. Kaya yun, minsan may mahina na pangangatawan,
minsan may malakas, ang iba naman. Siguro pag mahina ang katawan mo, yun, bibigay ka. Kasi, syempre, vaccine yan. Immunity yung tuturok sa'yo eh. Kaya kailangan malakas ang resistensya. Ay, kaya magpapalakas ako, guys. Alright, that's it for now. See you later. Bye-bye. Hi, guys. Sensya na, hindi ko na kayang bumangon. Sobrang antok na po ako. Imagine two nights, wala akong tulog. Tapos, kagabi, yung vaccine ko, naka-duty ako. Sumakit talaga kagabi yung left arm ko. Grabe. Tapos, nag-inom lang ako ng Panadol. Ayun, nawala naman yung sakit niya. Kaya lang, parang nanghihina ako ba? Siguro effect din ito ng ano. Hindi ko alam kung dahil sa walang tulog o kung dahil sa vaccine, hindi ko alam. Kaya tutulog muna ako. Tapos tignan ko kung may maramdaman pa ako. Yun, masasabi ko na effect nga ng vaccine. Pero ngayon po, tulog muna ako, guys, ha. Good night. Good night daw. Pero 11 a.m. ng umaga pa lang po dito. Ginawa kong gabi yung araw. Ganyan po talagang life dito, guys. Grabe. Nakapagod. Kayo na kaya mag-OFW. Grabe ganito ang buhay dito sa ibang bansa. No choice ka. Gustuhin mo magpahinga? Di pwede. Kailangan mo mabuhay. Kaya galaw-galaw. Alright, guys. Parang nanaginip na ako. Gusto na pumikit ng mga mata ko. Good night. Love you.